siya pa kaliwa. Okay na. Uro lang po saglit. Pero ito yung sinabi natin. This is the edge of TLC. Kasi whole different information naman and strategy para sa kanila. Ayan na. Usual players na nakikita natin for TLC. Exciting. Ayan na. Andyan na. This is it. We have Sacsajago, Escalera, Ninja Killa, Cram, and galit. Riku. Ito na si... Si Ninja Killa. Ito na si Ninja Killa. Galit sa assassin yan. Galit sa assassin. Ito na din si... Na, guys, si respect the MC. Respect the MC. Nandito na Sacsajago sa TNC Pro Team. Lahat to. Kilala na natin. Ang gusto ko lang i-highlight. Sino? Nandiyan si Riku. Ito. Ay, itong, si Riku nandito na. Itong batang to. Marami akong nakausap na coach. Sinasabi sa akin, kung kinilig kayo kay Sanji, abangan nyo si Riku. Mas kikiligin kayo kay Riku. Wala naman sinabing ganun. Sabi, abangan lang. So ito, kaabang-abang, as we are now on our draft, Fanny, Paquito, and Kaja, hindi natin makikita si with 1-1 and Joy. Naku, mukhang nag-research. Nag-research. Grabe naman talaga si Coach Lip. Paquito, ban? Iba talaga ang tigas. Ang buhay ng gangsta. Ang buhay ng gangsta ng isang Lawrence. Karamihan ng mga Lawrence, ano talaga eh, matigas shout talaga out, eh. Shout out. By the way, sinashoutout ko pala, ito narinig ko ulit kay Ginoong Himrael. Ano at dami mo narinig midnight. Nandiyan, nandiyan ang guest ng TNC. Tatlong members ng Bren Esports. Ay, nandiyan. Oh. Nandiyan. Ah. Ayun, sila Flap. Sila Ogwen, ayan sila Pandora, nandyan! Nanonood! Balita ko, malayo yung biyahe nila papunta dito eh. Malayo rin ang babiyahin ng mga yan. Wala silang scream. Tamang nood lang muna. May laban ang Bren. May laban. Sa isang araw. Tama. So, eto, total new lineup for the side of a TNC. Pero gusto ko lang kayo bigyan ng onting background check. Itong lineup na to ay talagang matatag na din dahil matagal na rin naglalaro since 20... Bago pa nga mag-2020, nabuo rin yung Archangel na amateur team. Actually, lahat to Archangel malibang Riku. Maribang lang kay Riku. Unti-unti na sila nabubuo. Dati, parang naghiwalay sila, Bren and the TNC. Ngayon, Sacsajago is here. So, respect the MC. Grabe naman, kinuha yung paramis ka dito. Carry agad, una pick para side na nga next play, Ivos. Ang nagustuhan ko sa side ng next play, nung nakasalubong ko sila doon sa... may lobby, ay parang game face mode pa rin ang aura nila. Kala ko sa CR eh. Lobby na ngayon. Masisense mo sa aura ng isang player yung game face mode, yung hindi masyadong overwhelmed at hindi rin masyadong kabado. Yung gitna lang yung pakiramdam. At yun yung naramdaman ko personally sa lineup nila. Parang on to the next. Ganon, on to the next. Wait lang ha. Nilabas yung signature hero ni Ding. Ding, nag-yuzong! Ang daming signature hero pala ng next play, Ivos. Ano na kailangan i-consider pag mag-draft ka against them? Kung may Ding ang bato, may Ding ang dragon. Wow. Ito ang pipiliin ngayon ni Ding. Hindi, kaya siya din naging DR. Ding dragon. Ding dragon. Okay, sige. Parang si Ding yung nanay, no? Yung medyo na talagang nakita nating bumulusok kanina dahil sa... Mainit yung glue niya. Solid. Tsaka ano siya, parang siya naging roadblock. Parang sinasabi niya, bawal dumaan. Ganun siya, bawal dumaan. Pag dinadaanan siya, nagkakalat siya. Nag-split-split. Nag-iiwan siya ng mga marka. Tinatantosan niya yung mapa. Parang imaikita naman natin, unang latag para sa side ng TNC. Benedetta agad. So, this could be jungler. Ay, baka hero ni Sasha. Sacsajago to, respect the MC. Pwede niyo sabihin, si Ninja Killa, dati kilala yan, matigas na Benedetta player yan. Kahit sa gold lane, laban yan. Ay, si Ninja Killa na siya ngayon eh. No? Hindi na siya Yasuo. Nagkaroon siya sa assassin meta eh. magaling din mag-assassin yan si Ninja Killa. Favorite niyan si... Hayabi. Yes. May mga kakaibang strategy na ikita natin from TNC even before. At possible din na since nagbago sila ng kanilang mga pangalan ay new name, new me. Ako ang ina. Ang inaabangan ko dito ay si Kuya Mark. Double M. Mark with a double M. Si Cram Time. Ito yung mainit nung MPL S9. Ang daming yung ginulat. Isa siya sa mga parang tinututukan. Na mga players noon, ngayon makakita tayo ng, wow, Selena Ban, Midnight? Selena Ban, ay. Respeto. Respect. Signature naman yan
ni Goyong. Goyong G. Oo. Favorite ni Goyong G. Dati yan, kasi yan. So, nung sila ay nasa amateur scene pa, Autobahn dyan. Sa totoo lang. Dalawa. Joe tsaka si Lina. Ang dami na atang signature picks ng... nahihilo na nga parang ako. Lahat na nang pinipili, signature picks eh. Lahat ng pipiliin at lahat ng ibabahan, signature picks. May pirma eh. Oo nga eh. Pirmado na eh. Ibig sabihin, ganun kalawak ang hero pool ng ating mga teams and even the players coming into this game. Brody ang ibabahan ng Next Play Evos. And para sa last ban ng TNC, that is gonna be the Gronk. Yeah. Respect. Nakakatakot to for TNC. Kahit masabihin natin, ang dami pang open ng marksman. May threat pa rin ng Petrify combo. Nandiyan pa rin yung Luzong. Kumbaga, ito yung hindi nabibitawan sa lineup ng NXPE. Lagi silang may kill threat. Kahit sinong nasa unahan, pwedeng-pwede nilang patayin. And the beauty of the Yuzong pick is maganda to versus the Paramis comp. Nahuhuli yung Paramis. Lalo na kung gusto mo tabi-tabi kayo, madaling malaland yung Dragon Tail. Parang andali ng buhay mo. Oo. Pag Yuzong ka, pag may Paramis sa isang comp. Kasi alam mo, lalapit lahat eh. Magdidikit-dikit. Tapos abangan mo na lang, tsaka mailalatag yung Petrify mo. Oo. Kanina kasi nakontra din ng side ng Next Way Evos yung pagkakaroon ng Purify. Yeah. Pero napakapareak si Midnight, bakit? Martis. Kakaiba to ha. Kakaiba. Ito na yung Martis Jungle. Pero may Atlas ha. Wait, so ibig sabihin, anong role ni... XP. Benedetta. XP. XP, ah, okay. So, gustong bilisan ng side ng TNC. So, nilulook forward nila... Ay, hindi. Oo nga. May Atlas Eve. Possible Atlas Eve din ang makita natin dito para sa Next Way Evos para kompleto na. May vision ka from Yuzhong, diretso kang real-world manipulation. Synchronization of skills. Ayan, isa pa yan. Ayun, favorite Cox, na yan. Cox nga ang pinili. Signature hero din to. Signature na naman. Signature ang dami mong signature, Goyong. Cox ni Goyong to, no? Oo. Parang grabe. Ano pala tayo, nagpa-practice na signature sa mga notebook. Yan yung pag pumunta ka sa bahay nila, lahat may pirma. Soli. Iba ka na, Goyong. Dati nakikita lang kita sa 8 Bulaga. Ngayon nandito ka na. Ay, iba pala yun. Iba yun. Ito na naman ang ating draft para sa the Next Play Evos. A mixture of their signature heroes and... Totoo ba to? Ay! Oo, na-switch! It's real! Oh, my G! I-ready nyo yung mga clip nyo sa YouTube, sa TikTok. Oh, my G! Lahat ng mga content creators sa TikTok dyan. I-ready nyo na yung mga clip. Oh, my G! Zilong G! Wala na! Totoo na! Zilong! Is this the real life or is this just fantasy? Yung mga ranked games na may nagpo-first pick, second pick, or last pick, Zilong, hindi na lokohan yun! Totoo na to! In the MPL! Welcome to the land of Dawn! Welcome to season 11! Itaas ang lakas! Zilong Jungle! Zilong! Zilong ayan na, for the first time in forever, nakita natin yung 3D model ni Zilong! Ngayon lang natin siya nakita na nakatayo. Huling nagamit MPL Season 1. It was White Rascals. May kita natin, MPL Season 11. Mga bagong dating sa stream, hindi po kayo nagkakamali na nakikita. Ginamit din to ni LeBron nung MPL S8. Oo, sumakay siya sa Johnson. May Zilong na nakaangat. Pero ito yung tunay. The legit. Ay, Gold Lane. Kay Ninja Kila. Okay, kaya naman pala. Mr. Yasuo. Bagong pangalan, bagong set of heroes for the Ninja Kila. Mr. Ruby with this Zilong. Sawa na siya sa marksman. Ayaw niya na mag-marksman. Anong sinasabi mo, Kuya Manjin? Puro ko Beatrix. Pag binan Beatrix ko, binan Kari ko, binan yung Wanwan ko, binan yung Brody ko, wala na. Meron akong Zilong. Noong mga panahon na yung mga gold laner ang nagpapalakas ng mga marksman heroes, nandito si Ninja Kila nagpa-practice ng Zilong. Ninja Kila na siya ngayon. Ayaw niya na mag-Yasuo. Ang pagbabago. Tinawag niya na si Escalera. Bot lane! Oh! Sa sobrang lupit! Upcom King! Guys! Hindi natin nakita! Guys, ubus plato! Oo, ano lang, eyes on prize. Plato lang dito para kay Ninja Kila sa may bottom lane. At talaga namang dire-diretso in lang. Meron pa siyang minion wave doon. And TNC, show it to us na meron sila mga bagong pwede ipakita sa atin ngayong season. Ubus yung, yung shield. Ubus yung shield. Grabe, boss. Nangalahati, boss. Nadinayan pa ni Ninja Kila ng dalawang wagon si Doming. Kaya pupuntahan na niya yung Enix. Ang lungkot ng buhay mo. Kasi yung top lane, Isang wagon lang malungkot na buhay mo. Eto na, respect na MC. Sasha Jago, coming in with
ram, pero si Ding, uy, grabe si Shasha. Respect talaga DMC. Oo, the combo here, merong diretso pagpasok from Kram, diretso decimate naman para kay Saxa Jago. Again, TNC, bagong mga players from game number one, bagong hero ulit. Hindi na tayo binigo para supresahin sa kanilang biyaheng tagumpay. Kakaiba. Kailangan mag-focus dito ng NXBE. Ganito din yung nangyari kanina sa NXBE. Na-egot sila early game. Ayun na naman, pasok dito si Sasha Jago with a retribution. Yun yung shield. Turtle slain. Out muna para kay Ding. Uy, pero bottom lane. Oh. Ninja Killa naman. Binabanatan ni Nagoyong. Mapapaback na lang si Ninja Killa. Yun din yung kinagandahan of having Zilong on your lineup. Parang napapangestion mark ako ba sinasabi ito. Pero, alam mo yung tatakbo ka lang kasi after. Parang sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Pero yes, wala na. Jokes aside, it is effective now for TNC. At top lane, Ding! Ang daming Petri! Ginawang bato dito si Ding. At pinaulan na ng mga tubig. Nandito naman si Boyet coming in with a taunt. Nandito si Riku. But yun yung mga slice and dice. Mag-isa lang si Boyet dito. Boyet, onti na lang ang buhay. Baka mag-normal pa ba si Kram? Ayun na, hindi mo na kailangan mag-Kram. 4-0. Relentless. Relentless aggression coming out from TNC. And ito yung ginagawa ng kanilang lineup. Kung yung game number one, design sila maging aggressive ng early game. Ito, game number two, design talaga na pumalag against NXPE. Every single time, lalaban at lalaban sila. And ang mahirap sa lineup nila, hindi pwedeng iwan yung Zilong sa bottom lane. Oh, kasi if ever, magpupush lang na magpupush. And makumapansin natin na TNC dito since surprising ang kanilang gold laner. Nakafocus sila na hindi tumaba agad si Ding DR. Ding DR is now at 0-2-0. At hindi masyado nagagamit ang kanyang mga petrify plays and possible na pagbigay dito na vision against TNC. Wala akong masabi against TNC. Parang hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ako sa kanilang pinapakita. But it's effective. Nagkape si Bruce ko dyan kasi Escalera. Oo. Nagkape sila. Hindi kasi nagpapakita yung Zilong. Alam nila eh. Alam nila eh. Nandito si Boyet. Huli nila yung stat dito. Yun yung mga true damage output ng bumula kay Domeng. Domeng popping the spinning light wheel. Grabe yung, alam mo yung... Pero makaka-out. Kailangan gawin ng NXP ito eh, na hindi pwedeng iwan yung bottom lane. Wala, kasi bawal. Level 6 na si Ninja Killa, and naka-crazy rapid boots pa. Abot niya yung carry kahit anong mangyari at meron pa siyang inspire. Oo, oh, bilis niya. Yung damage if ever. So, at saka kumapansin niyo, movement kayo ng NXP Evos, tatlo lagi yun nandun sa may bottom lane. Kaya nagkakaroon ng opportunity ng TNC na pumunta sa mga ibang pwesto like ng NXP Evos. Yun yung plano ng TNC dito, binigyan tayo ng bago, something new. Pero yung NXPE, hindi sila basta-basta nagpapatumba. Unfazed ang NXPE. Oh, sa Zilong lang. Pick na to. Sabi ni Domeng, okay lang. Kalma lang tayo. Pitik-pik lang palag sa tore. Naman. Numinum Blast. Sa tama Ooh. Dito. Sinong tatamaan? Walang iba kundi si Escalera. Mapupuruan. Nandun si Kram. Napagamit nila ng ultimate. Pero nandito na si Ninja Killa. Nag-super saiyan na. Yung Zilong. Makakuha sila na isang kill dito. Si Rico na mawawala. Pero buti na lang merong cult altar. Yun yung hila na magmumula kay Rico dito. Mawawala na lang si Ding. Out. Oh, pero middle lane natin, we have Saxa Jago and the rest of TNC ngayon. Na next play Evos, may kita natin na hindi sila nagpapa-intimidate sa ginagawa ngayon ng TNC. At makakasira pa nga ng Torre dito sa may bottom lane. Oh, I was mistaken. I think that was Saxa Jago. Nandoon sa top ata. Oh, oh, si Ninja Killa doon. Sa sobrang nakakalito. Yung Martis pala tsaka yung Zilong, parang parehas yung concept. Oo, oh, dire-diretso lang. Parehas sugod. Oh, wait lang, may binaliko. Uy! Pero ayun, yung wala sa isang Zilong, yung ganong counter go. Eto na naman Dragon Tail, tatamaan si Riku dito. Riku, papayungan ba ni Goyong? Mukhang ganda, hindi na. Ang ganda ng pwesto ni Goyong, hindi nakita ni Ninja Killa. Yung Kagura na nagtatago sa may bush, kaya naman naka-re-engage yung NXPE. Pero Kram, already switching up towards the bottom lane. Nagpalit na sila ng lane kasi nahihirapan na yung Zilong na lumaban sa carry kasi laking binabantayan. Pero nagpalit din naman ng idea yung NXPE. Lumipat din yung Kagura sa may top lane. Oh, gusto ko lang sabihin, napakaganda na pag-escape ang ginawa doon ni Goyong DR sa kanyang payong. Ngayon TNC, kailangan nilang mag-regroup. Kailangan nilang kumuha ng kill. Grabe, the kill is gonna be against Boyet doon sa may mid lane. All in. All in. Ang TNC. Lahat ng mga fighters. Fighting assassins ang kanilang lineup dito. Saxa Jago, Benedetta, Saxa Jago on this Martis, Kram Benedetta, tapos Ninja Killa naman. Petrify. On the Zilong. Oh. Kung iisipin mo, yung Kadita kasi, Midnight Chantel, mala-assassin din ang dating eh. Oh, so may kanya-kanya sila dito, pero nga magmando-mandi. Pero sabi din ng next play, Evos, huwag natin silang pansinin. Focus lang tayo. Kumuha ng Torre na diretso na ni Domeng DR up until the second tier turret doon sa may bottom lane. So TNC pwede magkaroon ng option na dumiretso din on other objectives or puwersahin for that big team fight at bigyan ng space ang the ultimate na pag-split push ni Ninja Killa. Oo.
Actually, ano to eh, kahit pasabihin mong ang laking problema ng carry na tumataba, sa side naman ng TNC, ang problema kasi ng NXPE, yung late games ni Long. Uh-oh. Sa Tory lang nakatingin yan. Oh, Quincy, inactivate na naman dito. Rap waves out, pero si Crab dito ang matatans. Free hit ngayon si Doming doon sa bandang gilid. Doming will take the kill. True damage after true damage. Masakit talaga ang katotohanan, pero sa Escalera naman na mabuburuan. Lipad ay sisit out para kay Escalera, pero yung damage output na meron dito ang side ng NXPE ay tunay talaga. Si Riku, piercing strike. Ay, tinamaan siya. That is a 3-for-nothing trade in favor of Next Play Evos. At meron pang turtle objective na nakuha. Yeah, dito na lumalabang yung NXPE when TNC wants to fight. Again, it's the similar story nung game number one. Nakikita natin yung disparity ng damage pagdating kay Kari versus Zilong. And si Doming DR, free hitting on the back lines of TNC. Kahit si Zach Sajago, hindi nabuhay doon sa true damage na binibigay ni Kari. At si Doming dito, mabubuhay pa. Nakahuli ng isda. Rap waves out sa Escalera. Nandito si Nagram. Riku, meron bang cult altar na ipapop? Mukhang wala. Out lang muna ang side ng NXPE. Yun na at yun pa rin. Keep it simple. Simplicity is beauty para sa Next Play. Wala nang pansi-pansi. Alam mo, para Next Play Evos, well-prepared din sila if ever na may mga gantong klaseng hero na lalabas from TNC. Dahil hindi nila pinansin kung paano ang possible na player. Rather, binantayan nila yung mga possible na pwedeng puntahan ng mga players ng TNC. Kung kanina lamang ang TNC, Next Play Evos ngayon ang nagbibigay ng tempo. Ninja, pero bottom lane, Ninja Killa. Ninja Killa with a spear. Nako, wala nang magagawa pa. Hindi mo na kami kakayanin. Sabi Escalera dito ng Next Play, nandito pa rin si Ding. Ding ang dragon! 8-6, bawing-bawi ang Next Play. And dito mo makikita yung understanding ng NXPE. Gets nila yung assignment. Gets nila yung ginagawa ng lineup ng TNC. Pangalawang beses na nilang sinurpresa si Ninja Killa again. Hindi na kaya talaga. Napapop na lang ng Cult Altar dito. Riku, sakit! Dago, talagang hindi nare-respetuhin pa. Dahil napakasakit na mga shurikens ni Doming! 10-8 for Next Play. 2.3k gold lead. Nothing fancy. Keeping it simple. Road to 2-0 ba ito? Na-shutdown, yes, ng TNC si Goyong DR, pero napakadami skills na ginamit. Merong Lord na pwedeng kuhanin ng Next Play Evos at napakasakit na ni Kuya Doming hindi na mahanap dito ni Escalera for every team fight. Ang ganda ng mga positioning ni Kari dito. Always ready to fight, but also always ready to back off. Kaya nahihirapan yung TNC huli. Enrico! Mag-out na lang si Riku, pero tatamaan pa siya dito ng sunog. Ayun na naman yung dragon na nilabas ni Ding. Dragon Tail, sino tatamaan? Wala. Oh! Mag-isa dito si Escalera, may makikill siya, pero mawawala rin yung kanyang kabe na si Cram. As Escalera running away. Ninja Killa! Shock siya, Jago, dito yung objective, pero lalaban pa rin ngayon ang side ng NXPE. Boyet! Ninja Killa is there, pero wala siyang mabuburst. Kukuna to Fredrin. Nakuha ng TNC yung Lord. Ngayon, minion wave nila ay nakaangat against Next Play Evos. Tatlo ang patay at pwedeng makakuha ng objectives. So kung titignan natin ang mapa ng Next Play Evos, yung middle lane nila, shortest lane, ay hindi pa rin nakukuha. So medyo malayo pa ang kailangan habulin ng TNC kung ganito ang kanilang hero composition. Yeah, especially nagra-rank up pa lang yung items dito kay Ninja Killa. But also, gusto ko na i-point out yung positioning ni Escalera kanina. Napakaganda. Nahintay niya yung dash na nanggaling kay Doming DR, and he was able to land a perfectly placed Petrify combo onto the carry, kaya naman nakuha nila yung damage dealer ng NXPE. Problem is, kinukulang sila ng natitirang damage para sa ibang heroes naman ng Next Play. Carry is the key para din sa TNC, pero kailangan makumpleto nila yung ibang mga players ng Next Play Evos. Now, Next Play Evos, nandun na eh, kumpleto na yung kit nila. Dami na. Hindi sakit sila na nagpapa-intimidate. For Ninja Killa, ito na yung mga pwedeng holdout moments. Pagdating sa dulo, bigla mong sorpresahin. Yeah. Again, biyahing tagumpay ang gusto ng TNC para sa Next Play Evos naman. Kailangan nilang patunayan kung bakit sila ang isa sa mga tinangala noon sa underground scene. Pero tingin ko parang pinipigilan ng Next Play ang biyahe. Dahil, kumbaga, na-trick nyo man kami sa Zilong pick, it won't happen again. Yeah. Parang yung early game, it won't happen again. Kumbaga may kasabihan eh, pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Oh. Pero you cannot pull me again. Yun yung sinabi. Oh, never again.
At, yung sinabi. Oh, saktong-sakto rin. Ganang ginagawa dito ng next play Evos. Hindi na pwedeng maulit pa ang naging pagkakamali at natuto na sila doon sa naging pinapakita sa kanila ng TNC. Ito na yung mga moments kung saan ayun na naman. Kailangan mo lang talagang gumawa ng sariling play at, kung ikaw ang TNC. Sabi ng NXPE, alam nyo, yung mga galit dyan sa silong, ang gagawin nyo lang, sundan nyo lagi yung silong. Pero huwag kayong lalaban kagad. I-bake nyo. I-bake kasi, it. Ayun na, nakikita natin nagtatago lagi yung mga mag-burst kay Ninja Kayla, si Goyong DR kanina pa nakatago, pero ayun iba yung na. Nabigyan. Ayun na, bes. Oh. Tsaka kaya nila i-kite, no? Kaya nila i-kite si Ninja Kayla. Full item on the attack speed on Doming. Plus, si Ding nakabawi. Oo, tsaka dito para kay against Ninja Kayla, parang isang payong lang ni Goyong DR, pwede, yeah. Instant burst, pabilisan na lang ang ano to, labanan ng sundot at ng payong. Oo, wala kasing ano, walang magical defense si Ninja Kayla dito, especially with the boots, naka-rapid boots. Si Ninja Kayla dito. Siyempre for the movement speed, pero ang problema niya kapag nakikita siya ni Goyong, ay nag-go siya agad, yung pinetrify ka agad. Sakit na petrify this time si Ninja Kayla. Ninja Kayla nag-super saiyan. Mag-out si Ninja Kayla dito. Life sila konti, si pero na-abol siya ng Dragon Tail. Nandito din si Boyet. Ooh. Huli ata si Ninja Kayla. Huli nga. Napakagandang play para dito sa TNC habang si Zach Sajago, isang pitik na lang din na saktong kill para sa next play Evos. Flicker nice. Normal hit para doon sa isang carry, and this is it. Mukhang makakuha pa ng libreng Lord ang NXPE. Grabe map awareness, next play Evos. Yeah, nice attempt to save the Martis there with the conceal. Ang problema kasi nung ginamit yung conceal, palipat na yung shuriken. So tumama pa rin yun mula kay Doming DR, and he was able to take out a jungler of TNC. And automatically, that converts to a Lord take by NXPE. Nothing can go wrong talaga kapag ka ang carry ay nabigyan mo ng tamang item, nabigyan mo ng space, at ang may gamit pa ay si Doming DR. 4.1k gold lead at merong Lord na mag-march in dito sa may middle lane. Clear na minion wave, mabilis for TNC, pero paano nila dedefensahan to? Mahirap, mahirap. Kahit sabihin natin kaya patayin ni Ninja Kayla yung carry, problem is meron ng Wind of Nature. Nahawak si Doming DR dito. Makakait yan. So, reaction lang yung kailangan. Oh. Reaction lang ang puhunan. Oh, napakagandang dash! Nahuli pa nila yung Ista dito. Escalera, tumatakbo na. Maganda yung kanya life shield doon sa talaso po. Pero hindi na magiging sapat. Ayun na yung ultimate. Ang ganda ng petrify bulado si Goyong dito. Tatamaan ba si Goyong? Makaka-out si Goyong. Sabay normal hit na lang si Doming dito. Gamit ng Wind of Nature. Ayun yung Cult Altar. Finally, nabubuhayan dito ang TNC. Pero nasa likod ang Dragon! Ding! Ang Dragon! Saktong-sakto yung pagkakadating niya doon. Saktong-sakto din nandito si Kram, pero kaya siyang i-kite out ni Doming. Nice stunning Brusco dito. Nandun si Rico. Rico. Oh my God! Pero look at Ding. Oy, look at Ding. Si Boyet din, doon sa may middle lane. Nandito rin si Boyet. Pasagan tower dito. Sinusubukan pa rin nilang banatan yung dito sa bandang gilid. Pero si Boyet, para de-defensa. Tatapusin na ni Boyet. Sidestep to the left. Magsa-sidestep to the left na lang dito sa Escalera. Pero kakayanin niya ba? Wala minions ngayon dito si Boyet. Boyet, tatakbo na lang. But no damage whatsoever ngayon na TNC. It's still next play in control. Napakagulo na nangyari sa teamfight na yon. Pero next play Evos, alam natin, alam nila kung ano ang kailangan gawin. Now TNC, feeling ko X-Factor dito is gonna be Kram. Yeah, very important dito yung presensya ni Benedetta kasi siya yung kayang humabol sa backline. If mag-fail si Escalera on getting that kill onto the carry. Pero grabe yung stun ni Brusco kanina. Patay na dapat si Doming eh. Oo nga eh. Pag tumama yung uling first kill, pwede pa siya mag-dash eh. Aabutan niya yung carry. Ang hirap ng lineup ng TNC kasi one-sided yung plano eh. Sugod. Oo. Sugod mga kapatid. Pagka dumiretso, kailangan hindi na sila pwedeng... Oo. Parang pasada lang din. Pagka dumiretso, hindi ka na pwede mag-U-turn kasi isa lang ang ruta mo. Bawal sila Ramon Henley. Bawal sila bumiglang liko. Pero ang ginagawa kasi dito ng next play, sila yung nanliliko. May Kagura, may Yuzo. Oo, ang dilema biglang kasi, sa likod din, no? Ang daming checkpoint eh. Ang daming checkpoint na tandaan na. Diyan yung Fredrin, tapos may susugod pang dragon. May Numinon Blast pa. May Numinon Blast pa. Kung baga may nakabang eh. Sige, sir, pasok ko dito. May ticket ka. Speaking of, Brusco DR is at 14 assists out of 20 dito sa ating laban. Grabe naman si Brusco talaga. Oo, talagang Brusco yun. Ramdam na ramdam mo yung mga Numinon Blast niya. And not all the time yung Numinon Blast na ginagamit, pero pagkakinas niya, ang ganda ng mga huli just to stop the players of TNC. Meron ulit Lord Objective. Ito na possible ang last Lord Dance for our teams. Ito na yun. Ito na yung mga silang moments, guys. Nakikita niyo yung mapa natin. Naku, parang unti-unting pinu...
ang tawag dyan, Pugak Zilong Gaming. Oo, ito yung mahirap yung sinasabi natin kanina. Mangyayari, pag umabot ka sa ganitong stage, kailangan mabilis yung Lord Take mo kasi lagi may nakaabang na Zilong doon sa kabilang side ng mapa. Problem is, para ma-burst nila yan, kailangan nila yung Kagura, which means kukulangan yung damage output sa Lord against TNC. Mangyayari ba itong Zilong split na to? The Miracle Zilong play. Na nahawak ni Ninja Kila. Lamang ngayon ang next play, pero nakailang TikTok replays, nakailang YouTube shorts, nakailang Instagram FB Reels na tayong nakita ng mga Zilong plays. Kahit ikaw mismo, imposibleng hindi ka na backdoor ng isang Zilong. Oo. Sa lahat ng paglalaro mo ng ML. Ready ba ang next play dito? Ang motto ng Zilong ay hold out and we can win. Yan ang ginagawa ngayon ni Ninja Kila habang may nakapwesto sa Goyong. Lord. Si Goyong na may payong ang nakaready doon sa pagdepensa. Gaano katibay ang payong ni Goyong sa tusok ng isang Zilong? Ang ganda ng harang ni Ting, ha? Oy, wait lang, Escalera! Pero sino nakakuha dito ng Lord? Pulado ang Lord ngayon! Nakuha si Saksha! Pero sakit pa rin ang damage output dito ni Boyet. Nandun pa rin yung Zilong. Yung Lord ay nandun sa mata top lane. Let's see, kakayanin ba ni Goyong to? Nandito na si Ninja Kila. Ninja Kila! Out na lang. Out. Pero meron silang Lord, nakasira sila inhibitor turret. Napakaganda ngayon para sa TNC. Kung ikaw ang observer, hindi mo na alam kung kaninong camera ka tututok. Kinabahan na tayo dun eh. Akala natin si Ninja Kila, ayun na. Sabi ng TNC, teka pre, di nakauwi. Baka muna. O, dalawang Tori nasira. Imagine mo, dalawang physical, XP lane, and even yung goal lane mo. Saktong-sakto, nakakuha ng dalawang Tori. Meron pa Lord para madedepensa ng XP lane. Ito yung mga moments na parang gusto ko nalang dumepensa. Huwag na lang tayo mag-team fight. Ang galing kasi ng next play. Sabi ng next play, kung nakuha man nila yung Lord, manininja kila tayo. So, ang ginawa nila, tinalo nila sa clash. Alam nila yung apat lang yun. So, 4-on-4. Oo. So, buti na lang tapos, nanalo sila sa clash. Tapos hindi nag-commit, nag-back kagad. Oo. Paano pag hindi sila nanalo sa clash? Maraming TikTok. Manininja Kila nga. Maraming TikTok. IG Reels lahat. Si Ninja Kila sabi niya, teka. Out. Nakauwi. Sabi talaga, teka pre, nakauwi. Pero ito ah. Kinabahan tayo lahat dun eh. At saka parang mangyari dito for TNC, mabilis mag-clear na minion wave. Ito ah, ito ang concept kasi dyan, mabilis mag-clear na minion wave si Kram. Tapos kung ikaw naman ang dedepensa kay Ninja Kila, hindi ka pwedeng pahayahay lang eh. Kailangan ready, activated ka rin gusto dapat ko, eh. Alam gusto, ko lang, oh. Gusto ko lang sabihin. Ano yun? Kung ilan man yung mga nanonood ngayon, ganito ang pakiramdam ng RG na may Zilong. Oh. Ganito, sabi ng next play, teka, MPL to ah. Oh. Meron pala dito, kaya naman pala. Ganon katandang MLBP na lahat na ng heroes nagagamit na. Ang possible na comms dito ng TNC, sige, pilitin namin mag-teamfight ni Ninja Kila, ipush mo. Oo, sabi niya, kinakatawang ko si Ben Cutie. I will backdoor. Oh, gold lane din ako. Tama. Gold lane din ako. Gold lane na din yan. Pero may plano ang next play. Handahan next play. Nakailang replay na kasi sila napanood eh. Uy, maganda yung gusto lang gawin ha. Kasi kung makakatakbo man si Ninja Kila, na sure ako makakatakbo naman siya. Dahil sila ang gamit niya na hero, pipitik pa rin yung mga shuriken. Ang problema kasi dito na next play, Evos, hindi na nagmamatter yung mga item, yung mga pwesto. Ang nagmamatter lang dito, nasan yung Zilong? Yun na yun. Yun lang. Hahanapin lang nila parang yung Zilong. Parang ano to, parang ito yung version ng Johnson Kadita. Oo. Hindi na nagmamatter lahat. Tsaka kung hindi nila makita si Zilong, si Kram din, ang bilis mag-clear na minion wave eh. Parang palitan na dito si Kram and Ninja Kila. Kaya nahihirapan na next play, Evos, regardless kung mataas ang kanilang potential na malalas sa teamfight. Wala na, ayaw na rin ng TNC lumaban eh. Sabi ng TNC, kanina pa natin dinadaan to sa 5-on-5 sa bayang pagbigkas. Pero sabi nila, tama na, psychohin na natin. Hindi sumasabay. Oo, hindi sumasabay. Dugi talaga tayo eh, kahit may kalaltar. Hindi po may bigpas kasi ang gagawin lang ng TNC, delaying tactics. Oh. Kumagay yung teamfight, sige guys, mag-ano tayo dito, mag-batuhan tayo ng skills. And ang importante, hindi makauwi yung next play Evos. Kaya naman nagpalit na actually. Nag-switch na ng ginagawang NXPE. Nasa kabilang side na yung tatlo dito nagaharap ng Zilong. Speak of delay tactics, ha? May Lord na pala ulit? Oo, may Lord na pala ulit kasi lahat tayo nakakita kung paano yung pressure na ginagawa ng TNC. Oy, delikado to, ha? Ito yung mga magkakaroon naman ng changes. Patience? Ay, nakita! Ay, nagkaroon ng conceal! Ay, nako! Mahuli ba dito si Ninja Kila? Ayan na, pumpkin smash! Pitatabal! Bati naman! Nang true damage!
Likot, 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 likot. Dito sa Escalera. Napapaligid ang ating kayo. Ayun nga, Rap 5 sa tamaan dito si Kram. Pero ngayon si Rico ngayon ang paganda ng Cult Altar. Buhay pa dito ang side ng TNC. Nandito na ang Dragon. Let's see kung makakakil dito. Escalera ngayon namumula. Yun yung patalon. Pero Escalera hindi nakakayanin pa. Makakuha ng kill si Ding dito. Two heroes at down para side ng TNC. Si Doming lang ang wala dito sa side ng NXPE. Buti na lang kamo walang gold sa side ng NXPE. Kundi pwede na tapusin to. Pero yung Lord. Nakuha ng next play, boss. Sabi ng NXPE, guys, checklist lang yan. Sila naman huwag niyong pauwiin. Kasi akin yung Lord and NXPE had full control. Ang ganda lang ng play na ginawa ng Escalera. Naabot niya yung carry, pero even if hindi niya na-burst, nandun niya yung mga kakampe ng TNC for them to take out the gold laner of NXPE. Now the Lord is marching on the mid lane, pero yung bottom si Kram. Oo, sabi niya, guys, nakakita ko ng road to victory. Grabe yung ginagawa dito ng TNC kasi meron silang Lord, pero next play, Evos, hindi nakapag-advance kasi meron pa rin nakaangat na minion wave sa may bottom lane. So ano na ba talaga ang gagawin? O offense ba tayo? Dedepensa kasi TNC ngayon, ang ginagawa lang nila, clear ng minion wave. Tama. Hanapin si Domeng DR, next play Evos, hindi ko na rin alam. Tama si Midnight eh. Hindi na to ML. Zilong. Hanapin ang Zilong na to. At nagwagi ang next play kanina doon. May minigame na eh. Look for the Zilong. At ngayon, round 2. Round 2. Biruin mo ha, talagang tiniis. Tiniis ni Domeng. Tiniis ni Brusco. Nasaan si Ninja Kila? Talagang hinabol nila. Third tower na yun eh. Hinabol nila. Doon mo malalaman na sobrang taas ng priority mamatay si Zilong. Aabot yung gold laner mo sa base ng kalaban. Pero yun yung crucial doon. Kasi pwede niya yung gawing bait. Yun yung pinaka-crucial. Hindi niya natiis. TNC. Blinikeran niya. Dinerecho niya kanina ka ba? Hindi niya natiis. Blinikeran niya eh. Pero delikado, yun yung mga kailangan pigilan na next play Evos. Yes. Kasi may tendency sila na mag-overextend. Oo. Again, this is TNC that they're up against. And the next play Evos, alam mo yun, ang labit na nila. Yun na yun eh. Kaso meron pa rin nag-clear na minion wave and Ninja Kila ay medyo mabupush back doon okay sa base. Yung minion blast ay pop-up dito, tatamaan dito sa Escalera pero madadodge siya pero hindi niya madadodge yung true damage. Napakasakit din ang damage out ni Goyong doon. Basag na ang mga towers dito ng side ng TNC. Nasa likod pa si Kram, medyo malayo pa ito para mag-split push. Oh my G! Mukhang tatapusin na ito na side ng next play. Ayun na, ayun na, ang camera nila. Totoo na ba ito? Is this true stone? Nandun pa rin si Domeng. Napag-immortality sa Red Dead. Oh my G! Napabilis siya dito. Nandun pa rin si Riku. Napag-immortality. Pero ngayon, nandun si Kram. Kulado na lahat. Yung damage out ng TNC dito, medyo bitin pa rin. Tinutusok! Tinutusok ni Ninja Kila! Tusukin mo! Tumatakbo si Ninja Kila habang may lupa. Pero nandito na ang Dragon. Si Saksha Jago maiwan. At ang naiwan na lang din ay si Ninja Kila. Ninja Kila, the only one remaining. Haanapin siya ni Ding. Nandito si Ding. Ninja Kila. Ay, sumuyin, sumuyin! Op, op, op! Papugian! Papugian ang laban dito. Okay. Approve, approve, approve. Sabi approve ni Ninja Kila, approve. The way of the pogi para sa ating dalawang teams, kakaibang ML. Ang nakikita ngayon, walang aatras. Domeng Dears down, Brusco Dears down, same with Goyong. Mabubuhay sila anytime soon. At the game is fine. Zilong. Hindi ko na kinakaya. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. The hingal is real. Dama mo yung hingal sa bawat teams na to. Nagbabago talaga ang laro kapag may Zilong. And that is the beauty of MLBB. Top lane, top lane. Ito, nakikita natin lahat. Again, isa lang ang kondisyon nitong game na to. Hanapin si Zilong. Wala nang ibang analysis. 20, si Zilong ang pinaka-importanteng hero sa mapa. Iba talaga ang tikas mo, Ruby. Iba talaga ang tikas mo, Yasuo. Iba talaga, Kuya Ninja Kila! Ninja Kila, nagbagong pangalan. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang laruan. Nandito sa ating game, next play Evos. Kanina pa mga 14 minutes na lamang. It's not 24 minutes ng game natin. Iba na. Iba na ang sitwasyon. Ang sakit ng hit ng creeps ay ng minion kay ano kay Ninja Kayla. Iba na yung trato ng TNC Rito, guys. Sabi nila kanina pa pinapuntahan yung NXPE. Oh my G. Oy, wait lang. Go dito sa Escalera ngayon, nandito si Kram, slash and dice. Mawala si Goyong dito. Ang ganda ng suporta para ang ganda ng suporta ni Riku. Pero sabi nila Domingo, dito na muna tayo. Oy guys, meron Zilong Paramis ah. Pero may Zilong Paramis. May Zilong Paramis, may Benedetta din. Zilong Paramis. Sabi ni Santiago, hindi ko pa mawin to. Pero baklang muna. Napakasakit na ng ulo ko. Imagine mo, may Zilong Paramis ka. Pwede nang idiretso talaga for a split push para din sa TNC. At napilitan na i-push back. Yung next na i-boss na kumuha ng Lord. Nakakatakot nga yun, Zilong Paramis. Diba? Parang yung Bane Paramis natin.
Nakakaba naman tong laban na to. Grabe na ito, opener. Ayun na, binibait yung dragon, binibait yung dragon. Oh, ito mga traumatic na mga pangyayari para sa ating dalawang teams. Pero ngayon, na next play, Evos, they are struggling. If they will secure this Lord. Merong trauma sa Zilong yung next play. Eh. Ayaw nilang mangyari yung, ano bang tawag doon? Silong sa po, silong phobia? Zilong, pwede. Silong phobia. Silong ka phobia? Ayaw nila ma-split eh. Oh, pero i-top play natin. Okay, top lane. Ayan na, mawawala si Ding dito. Nawala na immortality. Magpapay-immortality. Makapag-binipat siya na dito. Hindi na. Sa sobrang find the Zilong, comment sa ating camera dahil nagkaroon na ng separate camera para doon kung nasaan si Zilong. pati yung observer may best of three. Grabe ang next play at TNC. The debut of these players. But for TNC, really have to comment that dahil kanina pa talaga lamang ang next play Evos pero na-extend nila ang ating laro at saka very fancy way. Yeah. Tsaka, iba na yung itsura ng laro ng TNC. Hindi na nagtatago si Ninja Killa. Literal, pinapakita niya na kasi instead na makipaglaro siya, alam na niya, sabi niya, aabangan ako ng next play Evos. Ako na papakita para pag nagpakita kayo, magbibilang kami ng heroes, doon kami go sa ibang side ng mapa. Oh, kaya naiilang na rin yung next play Evos na lumapit sa side ng TNC kasi kailangan din nilang isipin na kapag nagbata tayo ng spell date sa kabila, may go sa kabila. Oh, at saka aware sila. For TNC, aware sila na yung strength ng kanilang lineup. They have Karma, Bisoclean ng Minion Wave, they have Riku na may cult outer na pwedeng ibigay. And at TNC right now, grabe yung pressure na ginagawa natin sa top lane. If you are next play Evos, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Mag-lord ba ako? Dedepensa ako or not? Bahala na. Biruin mo lamang na lamang ang next play kanina, pero parang 830 na lang. Parang hindi kanina, na mag-matter eh. Parang naglalaro ta. Parang pinapanood mo si Tom and Jerry. Na naghahabulan, no? Naghahabulan. hindi mahuli. Never mahuli-huli si Jerry ni Tom. Retry battle. Habang nangyayari yun, yung Lord natin ay konting-konti na lang ang buhay. Nakakalang mga players ng TNC at nandidistracts and even Escalera. Nasa likod si Escalera, yung Minoblast. Sino tatamaan dito? Yung Lord ay pulado. Oh! Saksa Jago pa rin. Respect na MC talaga. Nandun naman si Doming with the true damage habang nandun sa bandang gilid. Yung cameraman ay hindi na rin malaman pero kailangan pa rin malaman dahil yung damage output pa rin ni Doming ang nagmamatter. Yun pa rin ang importante. Top lane, abang top lane. Sa top lane, wala. Importante si Doming. Si Doming pa rin. Tatapusin ba na Doming to? Pulado ngayon si Ding. Si Ding, ayun na. Ayun si Ding. Ayun na yung counter camera. 2-on-3. 2-on-2 situation pala to. Nawala si Ninja Killa. Pero si Crown lumalaban pa rin dito sa top lane. Nandito na rin si Bruce Cudior. Tatlo. Laban aray! It's gonna be a shutdown. Oh, wow. Pero pang immortality again. Crown is Doming. Pero middle lane. Ang dami nangyayari sa mapa. Tapos ata ang boxing. Si Crown na lang ang maiwan. And 4 heroes side down. And after the traumatic Zilong almost, Zilong experience, NXP will take the victory. Next play Evos with a sweep against TNC. This is probably the most controversial game after today. With all the picks, with all the heroes, and all the plays na nakita natin, sobrang dami nangyayari up until the very end. Sa sobrang lupit, hindi pa nga nangyayari, may trauma na. Imagine hindi pa nangyayari, natotraumatize na sa pwedeng mangyari. Tsaka ang ginawa dito ng Next Play Evos, it's more of a taste of your own medicine dahil laging ang strategy ng TNC is split push, split push, split push. Ganun ang ginawa nila Boy at DR doon sa may middle lane. And gusto ko lang sabihin na dito nakita ang taas ng performance even for TNC Next Play Evos kasi they were able to extend the game both for our teams regardless kung sinong lamang. Sobrang magkalayo eh. Sobrang magkalayo talaga. Ako, masabi ko lang, nag-enjoy ang TNC doon sa laban yon. It was a hard game to play. Pero they managed to duke it out against NXP for 28 minutes. Ang hawak nila Zilong. Yes, interesting point yun. Kasi usually pagka na-outlane ang isang Zilong early part of the game, mahirap nang makahabol. But it was Zilong as well na naging reason kung bakit na-extend ng TNC yung laban. And kudos to, of course, Next Play Evos for holding out. Si Ninja Killa talaga. Yeah, tama kayo. Kudos to both of these teams. But still, kudos din to Next Play as they are a team na ready sumabak sa MPL. They are here right now. Unfazed doon sa mga picks na binigay ng TNC. At simple lang ang plano para sa side na Next Play, manalo.
Oh, hindi talaga sila nagpatinag knowing na ganun ang lineup ng kanilang kalaban. Pinakita nila kung bakit napaka-solid nila sa na team at kung bakit isa sila ang aabangan dito sa FPL Season 11. Is parang ganun yung nagiging storyline ng mga teams na, natin na sumasali from MPL, from amateur, de diretso MPL. Ang daming flavor. Kanina na nagda-draft tayo, signature hero ni ganito, ganyan, up to the point na parang lahat ng mga heroes ay naging signature na. Gusto ko sabihin, Minana and Next Play Evos, napakaganda nung ibinubuo nilang storyline for their team. Hindi man sila nagkaroon ng mga players, hindi man na-retain ang mga dating players ng Next Play, ay Minana naman nila ang hype ng Next Play fans dahil ito na sila. 2-0 on their debut game. Mm-hmm. Napakagandang simula nito para sa team nila. Tsaka iba eh. Iba yung ginawa dito ng Next Play Evos. Alam mo, nakita natin yung patience. Iba yung grace under pressure. More on grace under pressure talaga ang pinakita dito ng Next Play Evos. Merong Tagalog term tayo dyan eh. Yung tiis pogi technique. Oo, tiis pogi technique. At yung pagtatiis na lang yun ang naging dahilan para mapara ang behind tagumpay. Winning moment at interview. Mara, ikaw na muna. Thank you, casters, and for the first time this Season 11, congratulations to the new faces of Next Play Evos! I don't know if you guys could hear, but the crowd here is screaming, cheering for them. Hi, Leia! So, finally, you're here. Ang daming nag-aabang sa MPL debut niyong lahat. Talagang tinatawag kayong superstars, amateurs now turned pro. Kamusta ang buong experience ngayong araw na to? How is it like officially being part of MPL? Ano po, sobrang saya po kasi parang amateur pa lang talaga namin, ginagrind na talaga namin itong ano na to eh, itong prosy na to. Kaya yun, maraming salamat din talaga sa management namin kasi kundi talaga dahil sa kanila, wala kami dito. Sobrang ganda ng ginawa nyo today. Sa mga hindi naka-notice, tinalo nila yung buong lineup ng TNC. So, na-surprise ba kayo doon na may lima kayong manlalaro na kinakalaban, tas nagpalit sila? I haven't really seen that happen much. But still, you kept your composure. That doesn't faze you at all. Anong nasa isip nyo noon na nagpalit sila ng all five? Para sa amin po, wala naman po. Expected na po kasi namin yung ano eh, yung team 2 tsaka team 1 talaga. Ano. Ayun, wala. Di naman numubra. Okay lang. Collective, gusto ko malaman, now nandito kayo sa MPL, kung meron kayong isang koponan na talagang dati pa gusto namin itong talunin, anong koponan yon? Sige, ako na lang magsasalita. Panoobs! Sige, actually yung pinaka-biggest inspiration ng team namin is Blacklist. Especially nung nakalaban namin sila, nung nagsastart pa lang kami nung ISF, yung mga players that time, as in kakastart pa lang namin, wala pa kaming phones, wala pang bootcamp, nakahubad sila maglaro. Ang init ng mga phones nila. Tapos nung nakita ko nakapalag sila, sabi ko, this is a huge future talaga. Very promising. So, para sa amin yun, nag-all in kami doon. And sobrang happy ako at nagtiwala sa amin yung Amverse to invest into the future and dreams of these kids. Now, you will get to face them in the future. In case you guys don't know, they won 11 championships from different amateur leagues. Pero nag-break kayo ng 3 yes. months. Yun ata yung pinakamahabang break nyo starting November. Actually, naman. It's 11 consecutive wins and a total of 19 major championships last year. So yung nga sabi mo, we had a break. We did a break for 3 months starting nung November na hindi kami nag-compete sa any amateur scenes kasi we wanted to focus on, you know, the holistic development of each players going into the pro scene. Kasi we all know, social media is also, you know, sometimes dark. Diba? Medyo ano eh, medyo dark din kapag so, napaka-importante kasi ma-prepared sila, mental fortitude, going to the pro scene. Alam mo naman, onting mali mo lang, grabe na yung bash ng mga tao, diba? Without considering any feelings. Tapos, with the help, syempre, ni Hayes, you know, this guy has experience of 10 leagues in the pro scene and also nag-champion din. So siya yung nag-guide sa team ngayon. I wanna hear from Hayes actually. Kamusta yung bagong team mo? All new faces. You're the only one remaining. How was the adjustment? Kamusta sila?
Okay naman po. Masaya po kasama. Tapos parang napaka... Unang pasok ko pa lang po, parang ano, solid bonding nila. Tapos andali lang po makipag-usap sa kanila. Ganun. Tapos nakaka-inspire din po sila. Tapos parang na-inspire din po sila sa mga kinukwento ko. Kasi parang nakakahawa po yung ano nila, yung sipag nila tsaka yung ano, parang yung gigil nila manalo. Parang nakaka-enjoy din po. And you look like you're really happy because we're seeing you smile. Congratulations once again. Next play, Evo. So you may now take your bow and exit the stage. Pace with the new faces of Next Play Evos. They swept their opponent and they're proving why they were called the superstars in the amateur scene. And now they want to make a mark here in the MPL. Balikan natin ang ating mga casters para himayin ang naganap sa laban na to. Casters, pasok! Grabe, naging storya ng Next Play Evos coming to Season 11. To the point na nagkaroon pa ng hiatus para talagang paghandaan nila itong season na to. 3 months of preparation. Sobrang agree ako doon sa mental fortitude. Kasi MPL is a different ball game. Huge shoutouts to the teams out there na talagang nagko-compete, pambatakan sa laro yun. But then again, yung mental fortitude kapag nandito ka, talagang iba. Iba. Iba din talaga ang ginawa ng ating mga players. So to break things out, Midnight, ikaw na muna. Well, maraming kakaiba nangyari dito sa game na to. First of all, nagkaroon ng silong, pero NXPE were the victors of game number 2. Welcome back to the Analyst Desk. My name is Midnight, and ating i-breakdown kung paano nga ba nabasag ng NXPE ang sumpa ng isang silong na naging split push. Well, for one, nandiyan ang kanilang mga signature picks, especially with Koyong on the Kagura. Nakita natin ilang beses actually sinurpresa ni Kagura yung presensya ni Ninja Killa, and yun yung parang pumigil sa tempo ng TNC rito. No? Nagkaroon ng konting stop doon sa pressure na ginagawa ni Ninja Killa, and hindi siya nakahanap ng maraming split push. Pero umabot tayo sa point na talagang nagkaroon ng mainit na bakbakan at parang back and forth na saluhan between Lord and pati na rin yung pag-split push ni Zilong. Kasi pagdating ng late game, problema talaga si Ninja Killa. Naging win condition na actually yung Zilong ng TNC. And sa side naman ng NXPE, kailangan mabuhay yung carry. Very amazing performance from both Doming and pati na rin kay Goyong. Napakaganda nung ginagawa nila na target selection, especially with Doming really maneuvering around the fights. Iniiwasan niya yung mga pick-offs na nagagaling kay TNC and pati na rin yung catch ni Escalera. Kaya naman napakaganda nung nagiging team fight participation ng NXP kasi meron silang damage dealer even if wala si Goyong sa mga team fights kasi nga relegated yung Kagura na para patayin yung Zilong pagdating ng late game. And dito natin makikita yung kanilang mga stats pagdating sa damage at pati na rin sa mga team fights. I would like to comment dito si Ninja Killa kahit pa napakababa ng kanyang KDA. Siya yung naging threat pagdating ng late game and siya yung pumipigil sa objectives ng NXPE. Kasi kahit pa sabihin natin makakuha ng Lord ng Next Play Evos, hindi enough yun. Basta buhay yung silong, problema siya. Kaya naman, nahate actually yung team fight dito. Think of it as parang laging may dalawang team fight between NXPE and TNC. Kaya naman, medyo mababa yung nakikita natin shared participation on the side of NXPE. Pero ang pinaka-importante yung highlight dito is yung damage na nilabas ni Kari or ni Doming DR on this game. Kaya naman, siya ang ating MVP for game number 2 because of the fact na meron siyang DHS and Golden Stab and of course yung passive ni Kari na nagdi-deal ng true damage and also dagdag pa natin dyan yung endless battle factor. Even though kahit sabihin natin hindi ganun kalaki yung true damage na nakukuha niya mula sa endless battle, ang pinaka-importanting aspect dito is yung added mobility na nakukuha niya from the endless battle passive and of course yung cooldown reduction. Very important tong dalawang aspect na to. Kaya naman nakaka-maneuver siya around these fights. Kayang-kaya niyang habulin yung mga heroes ng TNC kahit pa naka-rapid boots yan, kahit pa naka-conceal, enough yon. And of course yung added CD cooldown reduction na nagagamit niya dahil mas marami siyang shuriken na ilalabas during the usage of the second skill alongside the ultimate. Napakasakit ng damage output ni Kari from the side of NXPE. Pero again, there is a thorn on the side of NXPE, no? Yung presensya
ni Ninja Killa. Kumbaga, magkabila silang team, sila yung win condition ng isa't isa. And si Ninja Killa, ang trabaho niya is mag-split push, ang trabaho naman ni Doming DR is manalo ng mga team fights. Dito natin makikita sa MVP highlights yung mga important moments ng ating game, and very important dito makita yung positioning ni Kari, especially up against Escalera. Ilang beses 3-9 ng TNC habulin yung Kari at i-pick off si Doming DR. Pero majority of this game, napakaganda nung kanyang positioning, nung kanyang mga placements sa team fights, kasi hindi siya maabot basta-basta. And added factor na rin sa problema ng Escalera, yung mga frontline heroes ng NXPE. You also have Boyet DR and pati na rin si Ding. And kapag nag-fail yung initiation ng TNC, may punishment din ang manggagaling mula kay Brusco DR, which also helped NXPE a lot set up these fights, kasi napaka-importante dito nung presensya nung Numinon Blast. Kasi imagine, playing into the lineup of NXP, again, na-mention ni Manjit pa rin na rin ni Chantel kanina to, na lahat sila gusto nilang pumasok sa mukha ng NXPE. Pero with the Numinon Blast, may threat kasi ng counter-engage kaya hindi rin basta-basta magawa ng TNC. No? But also, that's the commendable factor on the side of TNC. No? Even in the face of this type of comp, nagawa nilang pahabain yung game against NXPE. Na-threaten pa nila yung base. Umabot tayo sa point na base na lang talaga alaban ng TNC. But it was the damage output of Doming DR at the end of the game that closed out.